Hi mga ka-MCs, tuwing naghagawi ako ng bambang, lagi ko talaga naalala ang Lola Ellie's. Bakit? Kasi bukod sa food, ang dami ko kasing memories dito. Kasi bukod sa masarap, affordable pa. Nung high school pa ako, una ko natikman yung food nila. Si Tibo talaga ang nag-introduce ito sa akin. Isa siya sa mga kaklase at kaibigan ko sa binubuo naming grupo, ang UMMC. Ang Utot Mo Maanghang Club. One time, nagutom kami after ng practice namin for school activities. Nilibre niya ako. Sobrang nasarapan ako sa tosilog nila. Yun ang nag-set ng standard ko sa tosino. Maski yung bestseller nila ay Topsilog, kasi hindi ako mahilig sa tapa noon eh. Tapos nung nag-college na ako, nag-working student at naging crew ng Jollibee. Bago kami magsiuwi, kakain muna kami doon. At eto pa nga, meron kami bagong management trainee. Nagtataka kasi ako kung bakit lagi siyang sumasama sa amin. At nililibre ako. Nung naendo ako, doon ko lang nalaman na may crush pala siya sa akin. Iba ka, Ems! Charot. Kaya siguro memorable sa akin dahil siguro sa mga libre-libre na yan. Charot. Tapos nung mag-jowa pa kami ng naging asawa ko, ako naman ang nagdala sa kanya. Nasarapan din siya sa mga pagkain. Kaya gustong-gusto ko talagang dalhin ang mga anak ko doon para ma-experience din nila. Kaya ang sarap balik-balikan ng Lola Ellie's kasi may kwento. Yung pagpunta namin sa Lola Ellie's, ay biglaan lang. Sakto, nasa labas yung apo ni Lola Ellie. Siya na pala ang nagmamanage ngayon. At siya pala yung dating cashier. Yung nakikita namin nung high school pa. Dinatnan namin na walang kumakain. Akala ko close na sila. Yun pala, kaka-open lang kasi pinasaran nila ng isang oras para maglinis. Kasi may mag-i-interview daw sa kanya. Baka ako talaga yon, Charis! Po si Lola Ellie. Lola. Lola. Mother ng mother ko. I'm the eldest apo. Oh, so kayo nag-aangalaga. Okay. Dahil kasi nung umalis kami doon, I'm planning nung mag-set ng Topsilog sa Cavite. Ah. Kaso may kaibigan ako, maganda ang puso, pinagbibili sa kaya to, binili niya para sa akin. Oh. Tapos payable when able, sa awa ng Diyos, paid niya. Kahit hindi ako mayaman, yung kaibigan ako magandang puso. Dito to ko. Pero yung price niyo po, affordable pa rin. Kung high school pa, baka 10 pesos. Sa kami sa 10 eh. Oo. Oh. Pinagtayo kami, pinakatabi namin niya yung donuts, di ba? Ano lang sila, taba to sila sa bulisa. Pero nung nagtayo ako, binagyan ko ng chicken, danggit, noodles. Ngayon, dinagdag ako pa dito. May papaitan ako. Wow. Sinigang na baboy. Topsilog ang kilala. Oo, pero yung Topsilog, sarap na sarap kasi ako. Oo, sana patutusta mo ng konti. Oo. Sa akin nung ganisa ko. Kaya mga estudyante dito dumidiretso kasi nga affordable. At minsan tinuturoan pa namin estudyante. Di ba yung barbecue? Oo. Dalawang steak. Tapos sasabihin sa kanila, bumorder kay barbecue CC. Oo. Pwede pag ihiwalay nyo, mag-isa lang ang presyo mo. At siyempre, tutulungan mo din ang kapwa. Kapwa, totoo po. Tingnan mo na, ano tuloy. Kasi, uy, dun tayo kay Lola Ellie's kasi mura lang nagtukumalat. Ito nga, isang mga tauhan, kunyari, order ka, di ba? Order ka na extra chicken. Oo. Tapos may order ka extra rice. Sasabihin nila, mahirap, pagsamahin na natin para mas mura. Oo. Sabi ko sa kanila, hindi tayo dadami pera niya, pero okay lang. Oo. Kasi minsan ang kosong may hiwahiwalay, di ba? Opo, totoo. Pag hiniwalay mo, mahal lalaba. Oo. Kaya tumatango ako, mababait ko eh. Sabihin nila, dagdagan nyo pa ng ganito para gawin natin chick CC. Di isang set lang yun. Oo. Kasi pag ulam lang ang order mo, mas mahal. Totoo, totoo. Diba, pangaya pagtapa, ewan ko, di ko na alam, presyo eh, 75 yata, kung may Topsilog, 90. Oo, oh, diba, meron lang, ano. Diba may mga artista din kumakain ito dati? May mga, oh, ano, may mga nakikita akong ano dun eh. Yan kasi yung ano, yung classic na yun, yung palatandaan talaga ng Lola Ellie's, yung kapis. Actually, yung pinagbili, kinuha ko dun. Oo, nga, yan, ito, si Lola Ellie. Diba? Ginawa ka ako sa pera ng lola ko. Pamana yan. Antik na. Kasi nung giniba yan, daming antik. Nagkataon, nagdala ko lahat doon. Alam nyo, sa pakikipag-usap ko kay ma'am, humanga talaga ako sa mindset niya. Ito dapat ang mga sinusuportahan. Kasi may puso sa mga customer, hindi pera-pera lang. So sana makapunta din po kayo sa Lola Ellie's, Topsilog at iba pa. At hindi na pala sila 24 hours simula na nag-pandemic. Kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to follow, like, and share. Thank you!